Okay, magandang araw mga bro. Ang topic natin ngayon ay ito marami nang nagre-request na ito kung kailan natin pwedeng gamitin ang mga power module na pang mode or pang modify ng power supply gaya ng 9 wires, 4 wires o kaya 5 wires. Okay mga bro, bago tayo mag-umpisa, papakita muna natin sa screen yung mga ibang klaseng power supply. Yan, mayroon tayong apat dyan, flyback converter, forward converter, full bridge converter, o kaya yung, at saka yung resonance half bridge converter. Yung mga flyback converter at saka forward converter, pwede nyong gamitin dyan yung four wires, gaya nito. Ito yung ginagamit ko. Mapa CRT man or LCD LED TV, ito pwede to. At saka itong ito ding 5 wires na ito, pang ano lang to mga bro, pang CRT TV na 25 inches to 29 inches. Itong 4 wires kaya niya hanggang hanggang 21 inches na CRT TV. Pero kapag LCD LED TV, nakalagay naman dito na kaya niya hanggang 60. Ayan. Tapos yung ito namang 9 wires natin na power module, ang gamit naman nito ay yung para sa resonance half bridge na converter or power supply. Kalimitan yon, gumagamit yon ng dalawang MOSFET o kaya or IC type na ang circuit niya ay resonance. Pag resonance, ibig sabihin composed yan ng inductor saka series capacitor. So paano ba natin malalaman yung kailangan nating i-mode? Okay, ito yung i-mode natin ngayon. Meron tayo ngayon dito ng power supply ng Samsung na LCD TV. Gumagana naman 'to mga bro. Pero ano lang, sisirain lang natin. Hindi naman sisirain, imo-mood lang natin. So kung makikita nyo, meron siyang tatlong transformer. Ito yung PFC nya, ito naman yung main power supply, yung maliit na transformer, yan yung sa standby. Ito yung kung mapapansin nyo yung ginamit na regulator doon sa main supply is IC type. Yan, regulator IC siya. Paano natin malalaman kung anong ilalagay natin dito? 4 wires ba? Or 9 wires? Tulad ng nasabi natin kanina, ang pinaggagamitan ng 9 wires ay kung yung circuit ay resonance half bridge. Composed siya ng, pag half bridge, binubuo yan ng dalawang MOSFET. Pag full bridge, binubuo naman yan ng apat na MOSFETs as a switch. Pero dito, makikita nyo, IC siya. Ngayon, titingnan natin yung circuit niya kung resonance ba yung circuit. Yan. Itong circuit niya, kung mapapansin niyo, yung coil, yung primary coil niya is nagtatapos siya sa isang capacitor. Ito yung capacitor na yan. Pumunta siya sa positive supply. So yung resonance sa half bridge mga bro, ano yan? Yung capacitor niyan, dalawang klase. Itong klase na to,
yung capacitor niya is pumunta sa positive. Yung ibang circuit naman yan, yung dulo ng capacitor pumunta sa negative. So, itong circuit na itong mga bro, bagamat hindi siya gumamit ng dalawang MOSFET gaya nung nauna ko nang ginawa ng video noon. Halimbawa ito, hindi ko pa natatanggal yung 9 wires dito. Ayun, dalawa yung ano nito, dalawa yung MOSFET niya. Yan, yung natanggal. Dalawa yung MOSFET. Tapos yung resonant capacitor na ito, nakakonik na siya sa hot ground dati. Yan. Iba siya dito. Ito naman, nakakonik siya sa sa positive. Positive yung isang paa ng capacitor. Positive ng main filter capacitor. Or 300 to 400 volts. Yung isang paa naman sa isang paa ng coil natin. So, ang gagamitin natin dito is 9 wires mga bro. Pero bago kayo mag-modify, siguraduhin nyo lang na walang shorted doon sa secondary natin, like mga diode, capacitor. Ito, na-check ko na to, gumagana to, kaya sure ako na wala namang problema dito. Kaya tatanggalin na lang natin yung regulator IC. Okay yung opto. Tapos yung capacitor, kailangan natin yung ilipat. Dapat yung isang dulo niyan ilalagay natin sa negative or hot ground. Yun kasi yung design nitong power module na 9 wires nilalagay natin. Okay, tatanggalin natin mga bro. Ayan mga bro, natanggal na natin yung regulator IC. Ito yung ginamit na regulator IC dito mga bro ay FSFR 8100 US. Kapag ginugol nyo to, makikita nyo dyan is FPS or Fairchild Power Switch. Na kapag tiningnan nyo yung data nito, yung internal structure nya, naglalaman din siya ng yan, makikita nyo dyan sa natin sa screen, naglalaman din siya ng dalawang MOSFET at saka mga drive circuit. Itong resonant capacitor, ito yung babaguhin natin. Instead na pumunta siya sa positive 300 volts or 400 volts, ililipat natin yan sa ground, hot ground. Yan. Kikita naman mga bro sa diagram ng power module. Kung papansin niyo yung diagram niya is naka-ground yung isang dulo ng resonant capacitor. Ito na siya. So, ang gagawin na lang natin dito is ayan. Lilipat na lang natin. Yan. Okay. Lapit pa natin. Ayan. Kita nyo. Ayan. Naihinang na natin. So,
I-coconnect na natin itong 9 wires power module natin. Okay. Madali naman tong ano mga bro, madali na naman tong may ano naman eh, may manual naman to eh na kasali. Ito, may manual naman eh. May English manual. Okay? Unahin na natin tong ano? Positive niya. Okay. So itong power module na power supply na natin nito is gumagana naman yung 400 volts nito mga bro. Kaya hindi na natin kokonek yung kulay yellow. Kailangan lang nating i-connect yung kulay yellow pag sira yung PFC niya. Pag hindi na siya nagbo-boost or ayun, pag hindi na gumagana yung PFC. Kasi pag hindi na gumagana yung PFC, ang supply lang nito sa main filter capacitor is 300 volts. Samantalang pag gumagana yung PFC, ang supply sa main filter capacitor is 390 to 400 volts. So ito, hindi na natin kailangang i-connect yung yellow doon sa positive 400. Ang i-connect na lang natin yan, itong kulay red. Okay, itong kulay red sa ano na positive ano natin 400 volts dahil gumagana naman yung PFC nito. Ito. Yan, tapos yung ground natin, dalawa to, black at saka brown. Ito, kukonek na natin dito sa may ano? Heatsink sa ano ah, sa hot ground mga bro. Yan. Tapos yung kulay brown. Dito na din yan. Yan, brown. Tapos yung kulay blue. Ito yung kulay blue, yan yung pumunta na sa ano, sa mismong yan yung isang dulo ng ano natin ng primary ano natin, primary coil na pumunta doon sa IC. Yan. Kahaling tulad nito pagkapag doon sa dalawang MOSFET, ito yung junction ng dalawang MOSFET. Okay, dito na natin nilagay yung kulay blue. Tapos yung kulay gray, yan naman yung kabilang dulo ng ano natin ng primary ng transformer na kumonek sa resonant capacitor. Yung nilipat natin kanina, yan siya. So dito na natin i-connect sa kabilang dulo ng ano natin. Transformer. Yan. Yan. Tapos yung kulay green. Itong kulay green, ano na yan? Doon sa opto. Pin number 1 ng opto natin na tinanggal. Ayan. Tapos yung kulay ano natin, violet or purple, pin number 2 ng opto na tinanggal natin. Tapos yung white dito sa supply ng 10 to 10 to
10 to 24 volts. Ito na. Dito nasa may capacitor. Capacitor na ano, hindi ako nagkakamali ito, 22 by 50 capacitor. Ayan. Galing niyan dito sa may ano, sa may supply din ng ano, ng standby 5 volts. Merong 12 volts, 12 to 15 dito na supply. Pwede nating ilagay dito, kunin dito sa ano, loob ng standby 5 volts natin. Pwede din doon. Kasi galing din 'yan kasi doon eh. Dito din pumunta eh. So pwede na natin siyang i-try. Kung mapapalabas natin yung main supply na 24 at saka 12. Kasi itong minodify natin na circuit is naglalabas yan ng ito, yung diode dito na yan, na dalawa, dual diode. Pinapalabas nito ay supply ng 24 at saka 12 volts. Okay mga bro, pwede na natin siyang plug in at sukatan ng boltahe. Brown. Ayan. Plug in natin mga bro. Okay, lapit lang natin. Okay, plug in natin. Check natin yung 24 volts. Ayan, 24 volts. Ito naman yung 12 volts. Ayan. Okay, lagyan natin ng load mga bro na ano, na ilaw, para yung ano lang yung lalagyan natin, yung 12 volts. Itong nilalagay ko na ilaw is ano lang to, 12 volts na ano, 10 watts. Para sa ano to mga bro, flasher ng motor. Ayan. Okay, plug in natin. Ayun. Milaw na siya. Sukatin natin yung 24 volts. Okay, 25.3. Tapos yung 12 volts, yung umiilaw, yan yung 12.3. Itong Samsung, pag tinanggal natin sa circuit yan, mag-ano na yan, hindi mo na kailangan i-force on. Kasi mag ano na, lalabas na lahat yung output niya. Check natin yung PFC niya kung gumagana. Ayan, 390. Check natin yung supply doon sa white wire. Ito 10 to ano to? 10 to 18 or 24 volts. Yan, 13 volts. Yung supply na yan para sa white wire, pwede din natin kunin dito yung supply dito sa loob ng standby 5 volts. Meron din kasi itong ano, supply eh. Yan o. Oh. Ayan. Pwede din yan, yung 11.5. Ayan mga bro.
Ang natutunan natin dito, bagamat IC yung ginamit na regulator, eh pwede natin siyang gamitan ng 9 wires kasi itong IC na to eh ano lang ano din to eh dalawang MOSFET din ang laman sa loob. At so, yun mga bro. Ang kailangan nating lagyan ng 4 wires ay ito halimbawa, itong hybrid board na ito. Makikita nyo, meron siyang isang MOSFET sa ka-drive. Ito, 4 wires ang lalagay natin. At saka ito naman, power supply ito ng LCD TV din. Na 50 inches yata to, malaki eh. Kung mapapansin nyo, yung regulator ng main supply niya is regulator IC. Ang number ay STRW6053. Ito, pwede natin itong lagyan ng ano, 4 wires mga bro. Kasi hindi siya resonant. Hindi siya ano eh, resonant converter or resonant hot bridge. Ayan. Okay mga bro, sana may natutunan na naman kayo sa ginawa natin ngayon. Bago tayo magtapos, isa-shout out natin si Sir Leo Holiganga dyan sa Hong Kong. Ang ganda ng flashlight na binigay mo, maraming salamat. At saka shout out din doon sa mga kapatid mo dyan sa Dinalungan Aurora at saka pamilya nyo, si Kuya Ronnie at saka Ate Hilda. Maraming salamat po. Shout out din mga bro si ano si Philip Aranyes ng Marikina. Maraming salamat bro. Shout out sa iyo. Okay mga bro, hanggang dito na lang. Maraming salamat.